Magandang araw. Welcome back sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV. So ngayon, turuan ko kayo mamalansya. So ito yung uniform ni Alden. Napansin niyo, bagong-bago. Hindi pa nagagamit. Lukot nga lang siya. So kung mamalansya kayo guys, tip lang sa pamamalansya. Ako kasi kaliwete. Hindi ako sanay mga mamalansya sa kanang kamay. Nahirapan ako. Sa pagluluto, ganun din. Pag nagliliwa ko ng ingredients, kaliwang kamay. Pag may kakarpintero, martilyo, lagay, kaliwang kamay. Pero yung gamit kong screwdriver, magkipit ako ng screw. Either kanan o kaliwa. Kung saan ako sanay. So ngayon, mamalansya tayo. Ang gamit ko yung ganito. Yung meron siyang thermostat. Bibili kayo ng plancha, kailangan, o kadalasan, meron na siyang thermostat. So, which is, meron siyang temperature settings dito kung hanggang saan yung covered ng inyong damit. So, hindi lahat ng damit, guys, eh, pare-pareho sa kanyang temperature ranges. May manipis na damit, kailangan nyo na iset ng 1 or 2. Pag medyo katamtaman ng kapag, kagaya nito, set nyo lang ng 4 or 3. Pag mga maong, kailangan siyang iset ng 5 to 6. So, ang ginagawa ko pag namamalansya ako, tip lang, inuuna ko to, etong harap. Pag na-plancha ko na yung harap, na-plancha ko na, ito yung kabilang side. Yan. Tensya na, mayroong aso sa labas. Tapos, yung harap, after nun, itong likod. Pag na-plancha ko na yung likod, pa-planchahin ko na yung gitna. Kung madali lang mamalansya, trabaho ko na yan since nagkaroon ako ng estudyante ng anak. Yan. Si Raiko, hindi ko na ipa-plancha. So, kung ano yung balita kay Raiko, si Raiko, last week, binili ko siya ng bagong cellphone. Vivo Y12S. Ang halaga nun, nasa 6,500. Yun, nagagamit niya na kapag YouTube siya. Pero, nirestrict ko yung paglalagay niya ng games kasi masyadong na-addict sa games eh. So, pag na-handle ako, pwede siya magpaalam sa akin, Daddy, lagyan mo ng games. So, may ganong settings sa cellphone. Okay. So, yun. So, nga pala, pag natapos mo na yung likod, yung harap sa kalikod, eto naman manggas. Yan. Manggas. May nagtatanong, bakit hindi ko inuuna yung kuhelyo? Kasi sa mga namamalansya, kuhelyo ang nauna. Ang sagot ko, kasi pag inuuna ko yung kuhelyo, natapos ko na lahat yung harap, likod, manggas. Nakakita niyo yung ginagawa natin, nalulukot dyan. So, sayang yung energy na in-apply mo sa plancha, tapos uulitin mo rin yung kuhelyo. So, hindi siya necessary. Unahin mo yung kuhelyo. Ang unahin mo, yung harap likod, saka yung manggas, panghuli yung kuhelyo. Yun ang best practice na ginagawa ko para hindi sayang sa kuryente. Yan. Nga pala, since pasok ka na, bago tong uniform na to, meron ako dito guys isang sample na uniform. Tapusin ko lang ito ha. Pakita ko sa inyo. Kasi ito, meron na siyang patch. O school patch. Yung logo. Meron na ito. Ilagay ko na. Ito siya. Nakalagay na. Nakadikit na yan. So, may mga patch na dinidikit lang gamit yung plancha. Plancha ninyo. May mga tip tayo dyan para yung patch natin ma-install ng maayos. At meron din tayong tip dyan para hindi siya madaling makalas kapag pinaplansya. Ibibigay ko sa inyo yung tip para hindi kayo mag-problema. So tapos na. Natapos na natin yung kuhelyo. May konting lukot pero sa loob okay lang yan kasi tutupiin naman natin yan. Okay. Meron tayong hanger dito.
yung nga palang klase ni Rain bukas online. So, expect na natin. Siyempre, bago uniform, high school, grade 7. Yan, excited din yung bata. So nga pala, pag kayo ay magpa-plancha, unahin nyo muna itong surface planchahin. Sa may surface. Eto. Ang gawin nyo, kumuha kayo ng cardboard na makapal. Yung ganito. Yung sa mga nag-grocery, supermarket, cardboard lang yan. Corrugated cardboard. Basta yung matigas. Yan. Tapos yung ID patch. Yan. Meron yung self-adhesive sa likod. Pag inainitan yan, didikit yan sa tela. So, gawin nyo. Unahin nyo muna ang planchahin yung tela. Yan. Yan yung tip. Tapos, ilagay nyo yung cardboard dun sa bulsa. Kasi, ididikit nyo yung logo o patch dito. Kailangan mabigat ito or plain yung kanyang surface. Hindi siya dapat malambot. Pag malambot kasi yung surface, pinalansya nyo ito, hindi ito magiging effective na madikit. Makakalas din yan. So, kailangan nyo ng cardboard. Ilagay nyo sa bulsa. Tapos, saka nyo ngayon itapat doon sa bulsa kung saan nyo lalagay yung patch. And after that, saka nyo ngayon planchahin. Ilagay nyo sa set number 4 yung thermostat. Saka nyo planchahin siya ng 1 to 5 seconds. Bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5. Then, tanggalin natin. Nakadikit na yan. Pero hindi pa yun makapit. Another 5 seconds ulit. So, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Angat. Ganun yung process para mas madikit yung inyong patches. Para hindi siya nakakalas. Ngayon, may mapapansin kayo dito, pag medyo umaangat yung gilid, ulitin nyo lang ng 5 seconds para hindi na siya makalas. At take note, kapag ito ay paplanchahin nyo, huwag nyo itong paplanchahin kasama yung patch. Ang tip lang guys, kumuha kayo ng telang malinis. Pag paplanchahin nyo siya, ba, nalaban nyo na siya, patuyo na. Takpan nyo yung patch nito para hindi siya makalas. Kasi once na-apply nyo ng sobrang init, yung kanyang adhesive makakalas dito sa tela. So, ang gagawin nyo, pag nakalas, tatahin nyo siya ng sinulid, ng karayom, sa bawat gilid. So, yun yung tip natin. Para tumagal yung patch natin, hindi siya agad-agad nasira. Saka iwasan nyo guys, usapin nyo ng kamay. Kasi delikado yan. Makakalas yung adhesive niya. Yun. Yun yung tip natin sa ngayon. So, isa pang tip. Okay lang yan. Di naman yan mag-overheat kasi meron siya thermostat. Doon sa mga nagtatanong, pag ang labahin nyo ay hindi na arawan, tapos medyo konting basa-basa pa yung damit, ang advice ko sa inyo, maghanap kayo ng ganito, silica gel. Yung silica gel na yan, libre lang yan sa mga IT products. Yung mga box minsan ng mga computer parts, printer, may kasama yan. O kaya, kung wala kayong ganito, bumibili kayo ng vitamins. Alam niyo naman ito, Centrum Advance. Sa loob ni Centrum, meron yung tinatawag na silica gel. Yung silica gel, hindi ito ah. Lapit lang kasi maubos yan eh. Yan. Balik.
gamit natin. Ito yon. Ito yung silica gel. Mag-ipon kayo nito, tapos kumuha kayo ng container. Ganitong container. Ilagay nyo sa loob. Kung meron pa kayong ganito, mga dalawa o higit pa, lagay nyo sa plastic container, ilagay nyo sa loob ng inyong wardrobe closet o ilalagyan ng damit, siya na bahala mag-absorb ng moisture at ng amoy ng inyong mga labada, lalo na kapag hindi yan naarawan. Kahit yan naka-fabric softener, kagaya ng Downy, Wardell, may chance pa rin yun umamoy. Tip lang yon, napakahaganda nito. Trust me. Ito lang, libre ano to? Sorry. Free lang ito, guys. Libre lang. Wala kayong gagastusin sa kalalagyan. Lagay niyo sa wardrobe nyo. Presto. Mawawala na yung amoy na hindi nyo nagugustuhan. O yung mga kanais-nais na amoy, matatanggal yun. Yun ang tip. Kung meron kayong makakuha ng ganito kalaki, mas maganda. Kasi ito, mas marami. Para isang ganito lang sa wardrobe nyo, wala nang amoy ang inyong damit. Mawawala yung amoy, yung parang nagtataglumin kung tawagin, o yung parang nagkakaroon ng mold, mawawala yon. Napaka-effective nito bilang tip. At syempre, doon sa mga nagtatanong last time, yung sa paggamit ko ng yung cobre kama o yung bed cover sheet, ang ginagamit natin ito. Yan. Yung sa ID strap. So, kailangan meron kayo niyan. Kung meron kayong tela na strap ng ID, lalagay sa kabilang dulo at kabilang dulo. Tapos tatahin nyo. Gaya na tinuro ko sa inyo last episode 19. So, mahalaga to. Meron kayo sa bahay. Yan po ang ating tips ngayon sa tag-ulan. Kapag kayo ay may estudyante, kailangan nyo ng maayos na tip para hindi kayo magkaroon ng problema sa paglalagay ng patch ng inyong estudyante sa kanilang uniform. Tapos para hindi masyadong umaamoy yung damit kapag tinatago nyo na medyo basa pa, kasi kung maulan, hindi natin maiwasan yan. Yan lang po, guys. So, pasamantala muna po tayo magpapaalam, guys. At ingat po kayo, mga kadadi, guys. Salamat po sa mga sumuporta. Mamaya na lang po ako mag-shoutout sa episode 21. Pasamantala muna po tayo magpapaalam. At ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye!